Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano pa pong dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan! Ano ko po, itong acidic na ito, ito pinag-may-cognize sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita Serbisyo. TGIF! Thank God, it's Friday, mga kaibigan. At kaya medyo, medyo kahit na tatamlay-tamlay tayo dahil weekend na, parang nakakatamad na. Medyo mabagal na ang kilos ng ilan na mga papauwi. Iba naman ay sasabit pa sa kung saan. Narito na ho ang inyong lingkod. Eto, gwapo pa rin. Sabi ng iba, bakit pag ikaw ay nag-iisa ay tahimik ka, pero pag ikaw ay naharap sa mikropono, daig mo pa yung ano, daig mo pa yung pinutulan ng kuha. Hindi, nature na ho natin ito at mga kaibigan, trabaho lang. Sasamahan nyo kami hanggang mamaya sa kabuuan ng ating huntahan ngayong September 24, Friday, at national news ang ating focus, of course. May mga national issues tayong tatalakayin at kasama po ang inyong mga opinion at reaksyon. Hindi po namin kalilimutan yan. Samantalang si Buddy Bernardino ay nakikinig at nanonood sa atin from the UK. Isa po sa mga Filipino broadcaster na nagkaroon ng magandang career diyan po naman sa United Kingdom. Bibihira yung mga ganyan, ano? Inadaan sa gandang lalaki. Patagal na ako nagpapakuha sa kanya. Sabi niya, pre, hindi ka qualified. Kinakailangan dito yung medyo, sabi nga natin, brusko ang dating. Eh, lover boy kay 536! At ano ba mga may init na issue? Siyempre, mamaya papaksayin natin yan. But for the meantime, for your convenience, ang ating telepono, 84701750254. At ang ating text line, 0999-3766-768. Ay nanonood, nakikinig sa ating po namang broadcast via radio. Yan po yung mga traditional radio na nandiyan sa sulok ng bahay ninyo kung saan man nakapatong yan. Ano? Nung araw na bata-bata kami ni Jeric, out of innocence, tinitingnan namin yung likod ng radio kung bakit may nagsasalita. Pero ngayon, sa modern days, nakikita nyo na yung nagsasalita. Eh, kagandang lalaki pala eh. Yan ho ay sa pamamagitan ng FB account DWIC882 at ang ating website DWIC882M.com at ang ating Facebook page Balita na Serbisyo Pa. At mamaya may mga paksain tayo na kung saan kayo ho ang kasama namin for your immediate reactions. At yan po ay sa pamamagitan ng ating itatanong sa inyo later on, ano? But for the meantime, narito na yung magkasunod at magkapitbahay na syudad. Yan po naman sa dako ng Metro North. Punta natin ang ating mga Metro Patrol! Metro Patrol reports! Kaya natin si Miss Beth Samson. Miss Beth, go ahead, sister! Arestado ang dalawang hinihinalang drug pusher matapos makuhana ng nasa 2.4 milyong halaga ng marijuana sa isinagawang buy-bust operation sa Navotas PNP kagabi. Sa isinimiting ulat ni Navotas Chief of Police Colonel Dexter Olaging kay Northern Police District Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., ang mga naarestong sospek ay sina Ali James Erefe ng 99 Hermosa Street, Barangay 200, Manila, at Joseph Raven Cotejo ng Wawa 3, Salinas, Rosario, Cavite. Alas 9:20 kagabi nang magsagawa ng buy-bust operation ang Station Drug Enforcement Unit sa Sitio Santo Niño, Barangay MBBS proper, sa pamumuno ni Police Lieutenant Luis Rufo. Nakapag-transaksyon sa undercover police ang mga suspect ng halagang 14,000 pisong halaga ng droga. Matapos tanggapin ang marked money kapalit ng isang malaking brick na pinatuyong marijuana, daon ng marijuana, ay agad dinamba ang mga suspect ng mga operatibya. Nakumpiska sa mga suspect ang humigit kumulang sa 20 kilo ng hinihinalang pinatuyong daon ng marijuana na may corresponding drug price na 2,400,000 pesos
by bus money, cellphone, hiking bag at isang plastic bag. Naharap naman sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang dalawang suspect. Alam mo, Beth, yung pinapakita mong larawan, yung mga suspect, batang-bata. Batang-bata, 2022. Hindi mo iisipin yung bulto ng kontrabando na yan ay manggagaling sa kanila. May nasa sa likod niyang mas malaki-laki. May malaking isda yan sa likod nila. Oo. Mga bata pa po, nasa 22 years old ang mga yan. Awa-awa sila nagiging alipin, pero ako naniniwala dyan kahil siguro ang katwiran nila kadalasan out of, sabi nga natin, pangangailangan, kaya na kumapit sila sa patalim. But ang dapat pigain dyan, ang hulihin dyan, yung nasa sa likod yan, sa nila kinuha yan, papaano. Matitrace naman yan eh. Yung malaking isda. Oo. Kumbaga sa Bingwit, yung dalawa na yan yung pinakasima. Oh. Apo. Dapat dilis lang yan. Oh, hindi, ibig ko sabihin sima, alam mo yung sima ng Bingwit, yung pinaka-hook. Yan dalawa na yan. Yeah, oh, pag yan ay kanilang kahit papaano pinamin, malalaman at malalaman sino nasa likod niyan. Unless otherwise, baka sabihin nila mang-aagaw ng barili mga yan. Oh. Yun na nga lang po. The okay. Old way. All right. Yes, back to you kasama nga Edwin mula sa Air ng Kamanaba, Metro Patrol Beth Sampson, nagurap para sa impina na itodong lakas, TWRZ. Thank you, Ms. Beth. At regards din kay Kuya June Sampson. Nakita ko nung sa araw yung inyong mga post at matagal ko, bago ko nakilala si Beth Sampson, mas nakilala ko yung kanyang kapatid, si June, ang kasakasama ko nung sa Kamanaba area. Samantala, dak po tayo kay Danny Cruz. Metro Patrol reports. Po naman sa Malabon. Ay, Kadani, gandang hapon. Magandang hapon, Edwin. Uminit ang ulo ng ilang magpaparehistro. Kakulangan daw sa empleyado ng COMELEC ang dahilan na mabagal ang sistema sa pag-aayos ng mga dokumento ng mga nagpaparehistro sa darating na eleksyon sa Mayo. Batay sa ilang residente ng Malabon, apat lamang ang staff ng COMELEC sa itinalagang registration center sa Barangay Katmon Multipurpose Building. Kanina, dumagsa ang mga nagnanais magparehistro at dito na nalabag ang safety health protocol, ang physical distancing, dahil nag-umpo ka na ang mga tao. Ayon kay Barangay Chairman Brian Manapat, nakasasakop ng lugar, maraming gusto pang magparehistro dahil daw sa dami ng mga tao at haba ng pila, tinatamad na ang iba rito. Sa panawagan ni Kapitan Manapat, napansin ito ang ugali ng mga Pilipino na kung kailang daw malapit na ang deadline, dito na nagkukumahog ang mga residente. Wala daw iniwan ito sa pagbabakuna. Ayon sa Kapitan, baka kung kailan daw may bayad na ang bakuna, ay tatanungin sila ng mga residente, hindi daw para mag-abono sila. Samantalahin, aniya, ang pagbabakuna habang libre pa ito. Parang walang pandemic ito na. Gaano karami pa sa palagay mo yung ating mga kababayan dito na hindi pa nakapagpaparehistro? Actually, sir, madami pa talagang gusto magparehistro. Kaya nga lang, sistema, ang dami ring tao lagi. So yung iba, tinatamad na magparehistro. Kaya nga tayo nananawagan na hanggang September 30 na lang itong registration, kung kailan malapit na yung deadline, tsaka sila nagpaparegister. Sana naumpa, ng mga panahon na maluwag pa, konti pala nagpaparehistro, sana nagpaparehistro na yung mga tao. So kung ma-extend man, sana gawin na nila kung ano yung nararapat. Parang may, kung iyahalin tulad natin, Kapitan, parang ganun din yung mga nagpapabakuna sa sistema. Kung kailan na baka may bayad na, baka tsaka doon sila sila. Same with vaccination po, no? Papansin ko rin yan eh. Siguro, pag sinabi na ulit ng presidente na bawal nang lumabas pag walang vaccination card o walang ayuda pag walang vaccination card, yun, siguro baka magpabaksin na sila. Kaya nga, every life ko, sinasabi ko, pagka may bayad na po ang bakuna, huwag na huwag niyo po kaming tatanong yung mga kapitan dahil hindi po kami para mag-abono dyan, para mabakunahan kayo. Dahil sa apat lang ang tao ng COMELEC, kanina, maging ang empleyado ng Mayor's Complaint Action Team, ay tumulong na upang paliwanagan at ayusin ang mga pila ng mga tao kasama ang mga tauhan ni Police Lieutenant Edgardo Magnaye ng Substation 4. Matindi, Edwin, umulan pa. Kaya lalong nalabag ang protocol. Nagsiksikan upang sumilong ang mga residente sa napakalakas na ulan. May kanina. Buntis pa dyan, may buntis pa. Aba, may matanda, may senior, halo-halo sila doon. Kaya nakalulungkot. Sa dami ng ginagawang panawagan ni Mayor Lenlen Oreta,
ay talagang nalalabag ang protocol dito sa Malabon. Hindi ko napahanda kay Jeric Barreto yung kantang pasaway. Yun. Pagkatapos ng extra mo, patutugtugin sana namin yun eh. Tipid mo yan? Dami, dikit-dikit para kukwento mo. Parang wala nga COVID eh. Pasaway. Oo, maging ang mga pulis, talaga namang sumusuko na sa mga tao dahil hindi naman sila pwedeng mangharas o ano. Ang hirap daw, sabi nitong si Police Lieutenant Edgardo Magnayeng, sumaway ng kapwa nating mga Pilipino. Yan ang update. Metro Patrol, Donny Cruz, nagulat siya yung pilang may todong lakas, DWIC. Pero subukan mong English ang sabihin mo dyan. Ha? Please. Medyo nakaintindihan nila, pero pagka pa Pilipino, parang di nakakaintindi. Pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanang tenga. Dako tayo kay July Punok. Metro Patrol reports! May balintang custom daw ito, dahil Friday ngayon, galing kaya. Pag nababangit yung Friday custom, kinikilabutan ako. Nakakubra siguro to si July. July, go ahead. Yes, Edwin, sa ngayon, nagkukumahog na yung mga gusto kumandidato itong darating na eleksyon, lalong-lalo na yung mga dating naga-costumes na dalawang kolektor, tatlong license bro at tatlong poker na mga miyembro na players smuggling, nalalaban sila na isang congressman, tatlong mayors at iba pang mga mayors na lumalaro dyan sa Bureau of Customs. Kaya maraming yun. Talagang yung iba ay mga dati, no, mga resign na, at talagang patuloy sila lalapan para makapaglingkod daw sila sa kanilang bayan. Pero totoo, pinaghihinalaan sila dahil sila raw ay lalaban dahil marami na raw silang perang nakuha nung panahon na yun ay sila ay nakaupo dyan sa Bureau of Customs. Yan ang balitang costume. Kaya ito, Metro Patrol, sila ay puntok na gulat sa pinantotulong ka DWIC. Thank you, si July. Dako na tayo dyan sa aking kabayan, si Kaluy Angeles. Metro Patrol reports! Metro Bulacan, Kaluy! Go! Yes, magandang hapon, kakamatagumpay na inilusad sa Luzon ng Malolos. Sa pangunguna ng Marcelo H. Del Pilar National High School, katuwang ang pamahalaang lungsod sa Abdul Retun City Green Project nitong nakaraang kahapon, itong Webes, layon na nasabing proyekto na makapagsalin ng kaalaman at kamalayan sa mga magulang at kabataan sa kaalagahan ng pangangalaga ng kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno bilang tugon sa banta ng climate change. Ayon kay Dr. Maria Victoria C. Bibo, punong guro ng Marcelo S. Del Pilar, adikain din ng proyekto ang makapagtanim ng mga katutubong puno na unti-unti nang nawawala tulad lang ng punong balayong. Binigyan din ni Bibo ang kalagahan ng mga katutubong puno, lalo na't hango rito ang karamihan sa pangalan ng mga barangay na sa nasabing lungsod. Aniya, ang pag-ikayat ni Mayor Bebong Gatchalian sa Supreme Student Government o SSG ng Naturang Paaralan sa pangunguna ng kanilang tagapayo, Cecilia Dionisio, at tagapangulo na si Cyrus Ivan Cruz ang nasabing inspirasyon upang mabuo ang kanilang proyektong pangkalikasan. Sa bahayag naman ni Mayor Bebong, sinabi nito, ang kalikasan ay biyaya at ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, kaya dapat itong pangalagaan at mapayabong para sa ikabubuti ng kapitirabangan ng lahat. Masasalamat pa ay patuloy na suporta naman ang naging hatid ng punong lungsod sa mga guro at mag-aaral na tagapamahala ng Marcelo S. Del Pilar National High School sa kanilang pagsusulong at mas maayos at mas magandang kapaligiran. Yan ka ba nagtapos din? Nakapag-aral ka ba dyan sa MHP at KES? Sacred Heart ako, kaka, sa Santa Maria. Oh, pero ngayon, magkatabi na yan. May Sacred Heart na dun sa Santa Isabel, di ba? Oo, pero kaka, ang Marcelo Del Pilar, dyan naging estudyante yung dalawang anak kong player ng baseball. Ayun. Kaya naging PTA officer naman ako dyan sa Marcelo Del Pilar. Dyan ako nagtapos. Oh, back to you, kaka. Oh, 87, batch 87 ako nagtapos dyan. Oh.
Batis ng aming karunungan. Yan ang hymn namin dyan eh. Anyway, thank you, Kanoy. Iluwi Angeles, wala po yan sa Bulacan. At 549, mga kaibigan, tuloy na ho tayo sa ating karagdagang pang business. Paghati ng mga paksa ng mga balita at impormasyon, ang mainit na issue for the week. Yung rekomendasyong ibaba sa Alert Level 3, ang NCR, pero yan po'y pinalagaan, inalmahan ng Health Department. At tutulho dyan ang Health Department o DOH na ibaba sa Alert Level 3 yung National Capital Region sa kabila ng pagkaunti na rin ng bilang ng mga kaso ng COVID-19. Ayon ho sa Health Department, e noon lamang isang linggo sinimulan yung pilot implementation ng bagong Alert Level System at masyado pa ang ilang premature kung ibababa ito sa level 3 mula sa kasalukuyang level 4. At tumataas pa rin nila ang cases sa NCR pero bumagal lamang ang hawahan batay sa positive growth rates at average daily attack rates na iniulat ng mga nakalipas na linggo. Higilit ang kagawaran, hindi pa dapat magpakampante ang publiko dahil marami na ang nabakunahan pero nananatiling banta pa rin naman ang COVID-19. At just sa bagay na yan natin, uhugutin ang ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Abot po ba kayo na ibaba na sa mas maluwag na alert level ang National Capital Region? Say it with a heart. Sabihin nyo yan sa amin, i-text nyo later on. At of course, isasama natin yan sa huling bahagi ng ating huntahan ngayong araw na ito. At 5:51 this afternoon, mga kaibigan, si Jeric Barreto ang ating kasama dyan po naman sa technical supervision. And of course, ang ating mga broadcast engineers and technician. Yung mga kababayan natin, kasi silip ko lang ngayon, ay nanonood sa atin not just here in locality kundi nationwide at worldwide. Si Miss Marites Ramos, gandang hapon ka Edwin, watching from Hong Kong. At good afternoon ka Edwin, watching you live together with my friend na si sandali, malabo na ito eh, na Neil John Odiaman in Vitoria, Brazil. Masugig yung taga-subaybay, sir. Wow, sa Brazil kayo, ha? Mga Brazilian. Yung magagandang kababaihan dyan sa Brazil. Sina Russell pala na doon. Anong trabaho nyo dyan sa Brazil? Well, yan lang kagandahan ngayon ng social media, eh. Social media, Jeric. Yung pagkainip ng ating mga OFW, unlike before, noong mga panahong ang mga tatay namin, nag-abroad, yung mga sa batch namin, nung mga bandang na kasi nausong pagsasaudi pag-abroad, mid-70s, di ba? Hanggang 80s yan. E noon, wala pang mga ganito, kundi sulat pa, hihintayin mo pa. Kartero hihintayin mo. E ngayon ha, on the spot, nakakapakinig sila ng mga balita. So parang lumabas lang sila ng Metro Manila. Parang nandiyan lang sila sa isang syudad. Kaya marami ho ang nag-abroad sa mga kapanahonang ito. At hindi naman naiinip. At nauuso pa nga yung phone nga dati, telepono, napuputol pa. Eh ngayon, video call pa. Paano mo mamimiss yung, paano hindi mo, nabawasan na yung pagmimiss ng, lalo na sa mga mag-asawa na, miss, patingin na sumisexy ka ngayon. Ano tawag doon? Video call. Sumisexy ka ngayon, miss na miss kita. Alam nyo na ang nasa isip ko, alam ko na sa isip nyo ha. Mga pilyo kayo ha. Si Michelle Morales, sabi niya, correct. Okay, ito. sinasabi ko sa inyo, mga pilyo kayo, ha? Tapos si Joby Cabalquinto, listening via Home 98.3 sa Gensan. Ay, magandang hapon po dyan sa mga taga-Gensan. At siyempre si Jeg Uy, si Tisen Roman, Moralia sa Urani, Bataan. And of course, si Cloyd Jean, watching. And si Josephine Arevalo Angeles. Ka Edwin, si Ochi, sila yung mga unang tropang nakatutok sa atin. Marami pang nanonood sa atin yan at nakikinig via radio. Hindi man makapag-react pero kami ho ay nasa inyo with the spirit of, sabi nga, peace. Okay, balik tayo sa mga maiinit na issue for the day. Issue ngayon! Naipit mga kaibigan yung certification ng mga botante. Mula September 27 hanggang 30, sinuspindi ho yan ng COMELEC at sabi ni Mr. James Jimenez, kung dati nag-i-issue sila ng voter certification sa COMELEC offices kasabay ng registration,
eh medyo nagkaroon yata ng changes. Muling nanindigan si Menes na hindi mapapagbigyan yung hirit ng mga mambabatas na isang buwan na extension ng voters registration. Marami pa kasi anyang kailangang paghandaan para sa filing ng Certificate of Candidacy at 2022 National Election. Bukod pa dyan, yung inaasang magiging new normal sa mga polling precinct. Malaking-malaking magiging pagbabago niya. Kung dati-rate, debanda pa kayo ng musiko, pagpunta niyo dyan, pagkaiboboto na. Bukod pa dun sa pagsasubmit ng ano, COC. Yun, dati may mga banda, ngayon hindi na ubra, dala-dalawan lang daw. Yung kandidato at isang supporter ang makakapasok dun sa loob. Tapos yung hold dyan sa Palacio de Gobernador ay medyo ihigpitan din. Kaya marami hong pagbabago ang mangyayari sa election period, sa election day. At asahan nyo na ho yan. At huwag naman sanang magbago din yung bilang ng mga boboto sapagkat yan lang bagay na yan ang hindi natin marapat palagpasin. Bakit kanyo? Mayaman ako, mayaman ka, mahirap siya, mahirap ako. Lahat ho tayo yan, pantay-pantay pagdating sa botohan. Dito lang ho tayo nililigawan ng mga mayayamang politiko. Kita nyo yan? Liligawan tayo para maiboto sila at para daw sa kanilang kapakinabangan. Para daw sa ating kapakinabangan. Pero at the end, sino ba nakikinabang? Sino ba nagpapasasa? Ngayon ho, nagkakabistuhan na naman. Sana tuwing taon may eleksyon eh. Mabibisto mo talaga. Lahat ngayon eh, lumalabas. Naghahalukayan sila ng kanilang mga pare-parehong kulay. Kumbaga, ang tawag dyan sa isang kulungan, nagkakagatan sa batok ng itong mga politiko. No? Anyway, nasa sa atin pa rin ang pagpapasya. Sabi nga, less evil. Yan. Ang atin po namang maiboto sana. No? Sapagkat kung sasabihin, pipili tayo ng banal, I doubt it. Kung mayroon pa tayong mapipili sa kanila. Less evil na lang, less evil. Anyways, 5:56, mga kaibigan, 30 second. At kung kayo man may mga opinion at reaction, welcome po yan. Lalong-lalo na si Ma'am Ning Abcedi de Leon na laging nag-aalala sa akin, si Ate Ning Abcedi de Leon. Sabi niya parang di na raw ako natutulog. Sabi niyo lang po yun. Minsan, kausap niyo ako pero tulog ako noon. Hala. Yan ang talaga mga taga-pakinig ng DWIC. Watching from Parañaque City, si Manang Ning Abcedi de Leon. Good afternoon. So, sa ilang pa mga balita, bakit na nalagay sa barag ng alangan ni Jeric Barreto ng COMELEC? Dahil kasi, ipinagpaliban ng Senate Finance Subcommittee yung deliberasyon ng budget. Ayun. Paano sila kikilos? Paano nila gagawin yung kanilang mga trabaho kung wala silang ipanggagastos? Sabi ho ng mga taga-senado, sa mga COMELEC official, pag-convene ng NBAC para i-reconsider daw yung sinusulong ng Kongreso na extension ng voters registration. Parang nagigipitan sila eh, no? Pero kasi ang sinusunod ng COMELEC, mga kaibigan, alam naman natin lahat, meron tinatawag na election calendar. May election days, target ho sila dyan. Bawat araw, kailangan accomplish this and that. Nadala doon, dito, yung mga kinakailangang gamit para sa pagboto. Pero ngayon, medyo mababago nga kasi. Pati yung pagdadala ng mga ballot boxes na yan, baka, ewan ko ha, kung mangyayari pa na yan ay ma-deliver, dala nga ho itong pandemic na humataw sa atin. Dahil alam nyo naman yung pandemic, kung ano yung mahawakan ng mga taong kontaminado ng virus, maaaring dadami, no? Mabuti sana kung hinawakan tayo ng mga paghawak ng mga politiko dun sa mga balota, lahat ay nagiging ginto. Hindi naman, no? Maninilaw tayo sa sakit pag nagkataon. Kaya kinakailangan, kakulang pag-iingat. So, inamin naman, ho, ng COMELEC sa pamamagitan ni Chairman Sherif Abbas na tinanggihan ng NBAC yung panawag i-extend yung voter registration hanggang October 31 dahil mahigpit nga po yung schedule ng COMELEC. At inamin ng COMELEC chairman, wala silang choice kundi palawigin ang registration period kung magiging batas ang panukala hinggil rito. Kasi mahirap silang gumalaw at pakinggan yung sinasabi down ng nakararami kasi hindi ho sila pwedeng kikilos ng hindi nakabatay sa batas. Kinakailangan magkaroon ng isang amendments na magsasabi ng extensions. Ano? By the book, ang kilos nila dyan. By the law. Philippine Standard Time, mga kaibigan.
Abay, pagayon kayo, no? Tingnan nyo. Yung inyo sinay nyo. O, yan, o. Nagtubig kayo na sinay. Hindi nyo naman sinalang. Hindi nyo naman binuksan yung kusinilya. Nakatitig kagad kayo dito. Oh, alas 6 na ng gabi. Balita na, servisyo pa. Balita na, servisyo pa. At nagbabalik ko tayo sa ating final hour, alas 6:07 na ho ng gabi. Ingat, Gerald Jana, sa iyong pagbibisikleta. At sana ay diretso ka ng bahay, ha? O kasi saan pupunta pa? Alam niyo ngayon na bagong means of transport yung ating pagbibisikleta. Ito si Gerald Jana, dalawa kotse, pero ngayon nagbabike na. Iba ta talaga, kinakailangan medyo dumiskarte ka na rin sa buhay ngayon, konting tipid. Anyway, 6-7. Mga kaibigan, at habang tayo'y nagkakaugnayan pa rin sa palatuntunan, ibigay nyo lang ang inyong mga text at reaksyones sa ating paghatid ng mga paksa at balita. Wala yata tayong makakausap ngayon sapagkat lahat busy. Bakit? Ang Senate, merong hearing. Sisipag ng mga senador natin. Palakpakan mo ngayon mga senador natin. Ang sisipag. Ang at this moment, kaya nag-hearing pa rin. Bagamat sila yung mga nandun sa in the convenient of their homes. Ayan. Dahil isa ho yan sa mga new normal, yung pag-hearing na ho sa mga Zoom. Oh. At talaga namang nadi-display ngayon ng mga kabahayan, kasalahan, at mga dining area. Tawag dito? Ano yung tawag doon sa sala? Sa sala, ano tawag doon? Kasi ang bahay namin, sala, kusina, doon ang lahat eh. Ha? Yung ang usap-usap sa bahay ng mga karaniwang Pilipino, yung ano ba tawag doon, isang kudrado lang, doon ang lahat. Lalo yung mga condo spaces, ang liliit lang hong yan. Eh, ngayon, nag-i-hearing yung mga senador, gaganda ng mga ano nila, mga sala nila doon sa kanilang hearing. Ano tanong pa man, they deserve it. Mga mambabatas natin yan, dapat presentable kayo naman. Inididig ho yung ano, alam nyo, hearing nila. Pag dinig na sila doon sa amon ay tamang paggasto sa COVID-19 pandemic funds. Sinamaan ng magaling. Yung ating pondo ng pandemic, naging parang pondo ng magic, mga kaibigan. Anyway, pakinggan natin si Mar Olete. Ronda, Provincia. Ay, Kabayang Mar, go ahead, sa balita mo. Yes, ito'y handog sa mga kababaihan, lalo na dito sa Laguna. At ito nga, tinatayang 1,500 mga kababaihan na ang tumanggap ng kanilang anti-cervical cancer vaccine mula sa pamalang lungsod ng Binyan, kasamang Edwin. At pinungunan ni Binyan City Lone District Representative Len Alonte ang naturang paghandog ng nasabing bakuna para sa kanyang mga kababayan at mga kababaihan sa kanilang lugar. Kasama niya sa dalawang araw na programa ang City Health Office 1 na pinangasiwa naman niya ni Dr. Mirabel Benjamin at Bihido Staffs kasama o kasapi ng DOH at pamahalaang lungsod. Bagay na pinagpapasalamat ng mga kababaihan dito sa Binyan na sila ay tumanggap nga ng anti-cervical cancer vaccine na kung saan ay ginawa ng kanilang City Lone District Representative na si Len Alonte. So yan ang naging pasalamat ng mga kababaihan dito sa Binyan, Laguna, na sila nga ay binigyang pansin para maging ligtas din ang mga kababaihan dito nga sa nasabing mga sakit. So yan ang ating ulat mula rito sa Laguna. Mag-ulit ang ulat, Martin Pilang, may tonong lakas, DWIC. Alright, sa oras nga pa lang ito, alam, sa SGS, ano, pagpasok ng kalawang oras natin, pumapasok naman ang mga reports mula sa ating Ronda Provincia. So from June Brincola, dako tayo sa Bataan, si June Brincola nga pala, katatapos lang ni Mar Olete. June, come in. Isa ang patay habang isa ang sugatan na makaraang masagi ng rumaragasang truck ang motorsiklong sinasakay ng mga biktima sa may kahabaan ng Barangay Pahalihan sa Hermosa, Bataan. Sa ulat na nakarating sa Campo Tolentino, kinilala ni Police Major Melencio Santiago, hepe ng Hermosa PNP, ang namatay na biktima na si Jonabel Katahan, 30 anyos ng Barangay Mandama, Hermosa. Habang sugatan naman itong si Philip Bermudo, 23 anyos, residente ng Maypao, Caloocan at driver ng motorsiklo. Sa paunang pagsiyasat ng Hermosa PNP, nabatid na habang binabagtas ng mga biktima ang Palihan Road sa kanyang isang motorsiklo na minamaneho ni Philip
nang masagi sila ng Romaragasong truck na minamalino itong si Ray Remota, 45 anyos, ng San Nicolas sa Bacoor, Cavite. Dahil sa malakas na pagkakasagi ng truck, sumimplag ang mga biktima at humagis hanggang sa tumilapon itong si Jonabel at napayalim sa truck hanggang sa ito ay masagasaan. Patay noon din si Jonabel habang isinugod naman sa pinakamalapit na paggamutan si Philip. Sumuko naman ang driver ng truck at naharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries at damage to property. Jun Bringla na gulat, si Impili Metodo Lakas, DWIC. Yun, yung pinakita mong video, pinakat ko na kagad eh. Tatlong ulit. Matindi mga Salamat. Kaibigan. Matindi mga kaibigan, yung ulo. Usus, Mariosep. Ha? Doon pasintabi ko doon sa mga nanonood. Baka kayo biglang sumusubo eh. Nakita niyo yung video ni Jun Brincula. Napakahirap. Galing sa CCTV yung kuha na yun. Ano, Jun? Anyway. Okay. Salamat, Jun. Ha? Paalala yan sa mga taga-Bataan. Kasi napakalalaki. Ang ganda kasi ng mga daan sa Bataan. Yung kanilang freeway dyan. Doon. Yan. Panggisik ulit sa mga nagmumotor. Kita nyo, pag kayo'y sa bagay, ang uso ngayon, cremation na. Kung uso pa yung burol, hindi yung burol lang doon, yung katawan lang, wala yung ulo. Nadurog yung ulo eh, pasintabi ho. Sagasaan nung 18-wheeler yata yun, ano? Anong sus Mariose po. Anyway, 6:13, panghuling report mula sa probinsya sa Ilocos Norte. Ronda, probinsya! Ronald Idol Domingo, Ronald Kemen. Yes, magandang gabi kasamang Edwin. Nakamit na naman ang Ilocos Norte ng parangal mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR dito sa Region 1. Ayon kay Provincial Agriculturist Mrs. Norma Lagmay, naparangalan ang lalawigan ng Gawad Tagkilala na unang ibinigay ng nabanggit na ahensya. Inayag niya na mula noong umupo siya bilang Provincial Agriculturist ay ito na ang pangatlong Gawad Tagkilala na natanggap ng Ilocos Norte. Ipiniwanag niya na bahagi ito ng pagkilala ng BIPAR sa mga kontribusyon o programa at proyekto na makakatulong sa larangan ng pangingisda. Inayag niya na isa sa mga naging basehan ng ahensya ngayong taon ay ang pagtatag na ng Ilocos Norte Agriculture and Fishery Extension System o INAPES. Sinabi niya na sa pamagitan ng nasabing sistema ay lalo pang gumanda ang pagtutulungan ng BIPAR at ng pamahalaan panlalawigan. Ayon sa kanya, hindi lamang ang BIPAR ang nagbibigay ng para sa kabutihan ng pangingisda, kundi pati na rin si Governor Macho Marcos Manotok at ang buong pamahalaang panlalawigan at ang kanilang tanggapan. Idinagdag niya na sa pamagitan nito ay lalo pang napabuti ang pagtulong sa mga mangingisda dito sa Ilocos Norte. Balita mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nagulat pa simpilang may tulong lakas, DWIC. Thank you, Ronald. At mas ma-appreciate ng ating mga nakikinig. At kasi ngayon, nagbe-venture na yung mga listeners sa telepono. Bukod sa pakikinig, ay nanonood sila sa video. Kaya nga, I appreciate yung ginawa ni Jun Brincula na ito yung magre-report siya ngayon. May video na kundi man litrato. Sasamahan nyo sana ng litrato or video visual yung inyong mga report sa susunod, Ronald. At ito si Johnny Gole. Kayong dalawa, ha? Assignment ko yan, ha? Punta natin si Johnny Gole! Ronda, probinsya! Ay, kabalin kong Johnny, go ahead! Yes, kabalin, mayat nga ba, at dakala salamat. Pangungunahan daw bukas nitong si Vice President Lenny Robredo itong gaganaping mass vaccination activities dito sa bayan ng Magalang, Pampanga. Ito naman yung kinumpirma kanina nitong si Mayor Romulo Efecto na kaugnay nga dito sa gagawin nilang paghahanda o gagawing paghahanda para dito sa nasabing mass vaccination na bukas at ang delegasyon na ay pangungunahan nga nitong si Vice President Lubredo. Ayon dito kay Mayor Persona, kailangan nilang magtayo ng mga additional pang vaccination na facilities bukod doon sa dati nilang pasilidad dito sa Town Plaza dahil nga dito sa inaasahang aabot sa kulang 500 ang magiging delegasyon nga kasama na yung mga doctors at iba pang mga health personnel sa nitong si BP Lobredo. Inaasahan na aabot daw sa 500 mga pasyente o itong babakunahan bukas
ang mabibiyaan nga nitong nasabing vaccination na roll out dito sa bayan ng Magalang, Pampanga. Kaugnay nga nito ay ngayon pa lamang nagpapasalamat na itong si Mayor Peso na dahil nga dito sa nasabing mass vaccination rollout, dahil nais nila na bago magtapos yung taon na kahit 70% mo lamang sa kanyang mga kabalena dito sa bayan ng Magalang, Pampanga ang sumailalim na sa bakuna o kaya makatapos na dito sa second dose ng bakuna. So yan ang update. Buhat ito sa bayan ng Magalang, Pampanga. Ito si Johnny Goli, Central Santa Pola. Nagulat, hindi lang ito dulakas. BWIC. Salamat, kabaling kong Johnny Gole. Makasunod sila mula Ilocos Norte si Ronald Idol Domingo and of course si Johnny Gole sa kanyang mga sa kanilang filed reports. At mainit ulo ng mga listener ko ngayon, no? Ako inaaway. Pag sabihan ko daw yung mga nakikita natin sa television, sabi ni Arturo Cabilios, gandang gabi ka Edwin, stop that Senate circus. There are many bills that should be attended to. So it's a waste of time, efforts, and people's money. Sabi ni Arturo Cabilios. Ito naman si Nailan, nangayaw. Tang, inumin mo. Sabi niya gano'n, tang, inumin mo. Ang mga senador, masisipag, mas mabuti, i-abolish na lang sila. Mas makatitipid pang taxpayers money, lalo na mga pinap na yan. Panggastos na lang sa, ako naman, oo. Masanay na kayo talaga ganyan. Pag malapit na election season, daming hearing. Televised pa. Kaya ba nauso yan? No? Noong nakalipas na election, ganun din eh, no? Sinasamantala nila yung magic of televisions and social medium sa mga panahon ito. Yeah, pampabawas ng budget din naman yan sa pangampanya. Samantala, sa ilang pa mga pangunahing paksa na mga balita, nagtatanong kayo ng update ng COVID. Ayan o, nasa may tabi ng screen. Ilan yan? COVID cases, 17,411. At least hindi na lumalagpas ng 20,000 ngayon, ano, Jeric Mareto. At sinasabi nga sa report na medyo pababa na yan ang trend na asang papalo, bagamat papalo sa 60,000 hanggang September 30 yung active cases ng COVID-19 sa NCR. Sabi ni Undersecretary Maria Rosario Bergere, bumabagal naman diyan sa nakikita nating datos na yan. Ano? At maaari namang bababa daw yung active cases ng COVID-19 sa 54,718 hanggang October 15 at 46,563 hanggang October 31 bago sumipa sa itinuturing na peak o sukdulang kaso na 58,124 sa October 1. Well, prayers and hope. Yan po ang ating huwag mawala para at least matuluyang mawala ho yan at sabayan natin ng tuloy-tuloy na pagtalima at pagsunod sa new normal para ho maiwasan na ho yung pagkalat pa ng virus na yan. Ano ho? At dati ang virus na pinuproblema natin sa computer lang eh. Ngayon ang virus sa harapan pumapatay pa. Ano ho? At mahirap na katotohanan yan mga kaibigan. Anyway, as we moving on, ilan pang mga reaksyones ng ating mga taga-subaybay. At kung kayo ho ay nagtatanong doon sa mga kadarating lamang ng bahay kung ano mga headlines at ayaw nyo namang manood ng TV, gusto nyo nasa ano lang kayo, nasa telepono, nakahiga kayo at namamahinga sa inyong mga silid, eh tingnan nyo ho yung website ng DWIC. Ano ho? At dyan ay makikita ninyo yung mga may init na balita na aming kinalap at tinipon sa pamamagitan ng ating mga tagapaglimbag ulat, ang ating pool of news producers. Samantala, dyan ho sa Baguio, yung mga nakikinig ho, ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, bagong paman i-anunsyo ng gobyerno yung pagsasailalim sa syudad sa general community quarantine with heightened restriction hanggang September 30, todo higpit na sila kontra COVID-19, ang sabi ni Major Magalong sa pinahatid na report sa atin dito sa DWIC. At sabi nga dito sa ulat, ayon sa alkalde ng Baguio, bago pa man inanunsyo ng gobyerno yung pagsasailalim sa kanilang syudad, yan sa dating tinataguri ang Summer Capital of the Philippines, marami na silang mga restriction na pinapatupad. Sabi ni Mayor Benjie Magalong, iniling na rin niya sa National Task Force Against COVID-19 at IATF yung tatlong linggo na nakalilipas na isailalim ang Baguio City sa restriction matapos ng sumirit ang kaso ng COVID doon. At as of the latest, naglalaro ho sa humigit kumulang 4,000 na yung active cases
ng COVID sa Baguio City. Ano ka ba mamasyal doon? Ang hirap ano ho. At dati-rati may horseback riding ka pa doon, kung ano-anong pusa ka pupunta doon sa Baguio, kaway-kaway doon sa, tapos magpapakuha ka doon sa mga kapatid natin igurot, mga pininsang ko yun. Tapos meron pang ano, maraming attraction sa Baguio, kaya lang lahat yun. Talagang sinasabi nga, kung meron mang nagdugong industriya sa pandemic, ay yung industriya ng hotels and industries o yung tourism industry. Iba sabi yan ni Senator Chauvin Cachalian. Yan ang talagang naapektuhan sapagkat sila, yung kanilang pamilya ay nasa hotel business. Sabi niya nga, yung mga bossing natin andun din. Talaga hong nasagasaan itong tourism business, itong pandemic. At kinakailangan de haba ng PC at haba ng pasensya. Kaya ganun din naman doon sa mga empleyado. Kung kayo ay nananatili pa dyan sa inyong mga trabaho, edi mahalin natin at bigyan natin ng, sabi nga, suklian natin ng dedikasyon at serbisyo yung ating po namang pagbibigay sa atin ng patuloy na pagkalinga ng ating mga employers. Samantala, sa ilang pa mga karagdagang update, ano, lumakas ho ang bagyong may international name na Mindule. Bang international niya. Name niya Mindule. Abang yan po ay nasa silangang bahagi ng Pilipinas dito sa latest forecast ng PAGASA. Papasok itong bagyong ito sa darating na Linggo. Tatawagin siyang Lani. Ayun. Lani ha, hindi Lenny ha. Lani. At ang sentro ng nasabing bagyo ay pinakuling namataan sa halos 2,000 kilometro silangan ng Southern Luzon. At taglay ng naturang bagyo ang pinakamalakas na hanging aabot sa 75 kilometers kada oras malapit sa gitna at may gustiness o pagbugso na 90 kilometers kada oras. Nakakasunod-sunod na ho yung mga sama ng panahon at kinakailangan din ang mga kaukulang pag-iingat na dapat ho natin gagawin, higit lalo pa, nang hindi tayo ho nagsakasisihan sa bandang huli. May ugali mga Pilipino ganun. Di kasi kami napaalalahanan eh. Kahit magpapaulit-ulit yung mga otoridad ng pagpapaalala, eh binabaliwala. Kung nandiyan na ho, saka ho tayo, sabi nga, reaksyonaryo tayo. Bato-bato sa langit, ano ho? Eh ganun ho ang nangyayari. Pag may na-aksidente, saka ho tayo magbabatuhan ng sisi. Samantala, sa agrikultura, wala raw makakapasok na imported na bigas sa bansa ngayong buwan at yan ay sinabi ni Undersecretary Ariel Cayana ng Agriculture Department dahil harvest season sa ngayon. Oo, nagpapagapas na ho kami doon sa Bulacan. Kaya lang, ang problema, dahil naguulan, malaki na naman ang ilalabas na pera ng mga nagbubukid kasi basa yung palay, magpapatuyo na ho yan. At ang medyo napansin ko ngayon latest, wala na yung saya ng pag-aani ng bukid sa Bulacan. Alam mo, Jeric? Kasi mayroong isang medyo dating magsasaka doon na nagkapera, bumili ng harvester. Oh. Ngayon, pinauupahan niya yun. So, yung harvester, isang traktora ho yun na inaani na direkta, tumatakbos na sa gitna ng pinitak, inaani na yung mga hinog na palay, dumidiretso na yun sa sako. Oh. Samantalang noong mga panahong si Fred Belamalay gumagapas pa. Mano-mano pa gapas ni Fred Belamalay noon. Tapos nangingisda. Wala, wala. Kahit kumaway ka, walang mangyayari. Alis ka na, sige, ingat. Yung aming sound engineer, si Fred Belamalay, pauwi pa ho ng Cavite yan. Ha? Biking lang. Pagbibisikleta din. Kaingat kayo. Doon sa ating mga kasama pag weekend, umuwi. At balik ni Fred sa Linggo na. Bukas. Oh. Pagtiyaga, no? Paghanda nyo, papa nyo ng ano, paghanda nyo papa si, ano nga pangalan ng mga anak niya? Ayun, yung dalawang anak ni Fred, paghanda nyo makakain papa nyo, ha? Papauwi na dyan si Fred Belamala. Ayan. Alright, alas 6:26, mga kaibigan, bago tayo mag-break. Ano pa ba yung mga pwede namin ibahagi sa inyong mga balita later on? Siyempre pa, pagkatapos niyan, babasahin natin yung mga comment at reaction. Kasama yung ating po namang mga public service at trabaho opportunities. Marami ho tayong maibabahagi ho sa inyo. Pasok daw ang 4 na universidad ng Pilipinas sa QS World University Ranking ng 2021 Graduate Employability.
yang Ateneo de Manila University, nakapasok sa top 200 kung saan nasa rank na 151-160 bilang mahusay na pamantasan pagdating sa paghahanda sa mga estudyante sa karera sa labas ng bansa. Meaning, yung mga graduates na nabanggit na pamantasan, pag sila ho ay nag-apply abroad, mas malaki ang chance na sila ho na may matanggap doon because of the empamus na universidad na kanilang pinasukan. Ang Santo Tomas University, yung UST, ay mataas din ang ranking, kaya hindi ng De La Salle University. Yan yung mga universidad na sabi nga natin bukod sa pagkatagal-tagal ng panahon, panahon pa ng Kastila, ay nandiyan pa at nag-exist pa rin at lahat ng nag-aaral dyan, sabi nga natin medyo may kaya. Ayan. Dahil ang taas mo ng matrikula. Unless otherwise, ikaw ay scholar. Ano? Kaya pagbutihin ng mga estudyante, pag kayo nakaabot ng kolehiyo, pagpasalamat din kat pinagtsatsigaan pang makapag-aral kayo ng inyong mga magulang sa panahong ito ng krisis. Pabalik kami ni paring Jeric at ang oras natin, mga kaibigan, Philippine Standard Time, 28 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Balita na, servisyo pa! Balita na, servisyo pa! Nagbabalik po ako. Kami ni Jeric Moreto. Uy, masaya na si Jeric kasi 30 minutos na lang matatapos na tayo. At syempre, tomorrow is another day. Saturday, tomorrow, weekend. At karamihan nga sa atin, ano tawag dito? Sa bahay, yung mga magde-day off. Ano? At tayo ho'y nagpapasalamat sapagkat kahit na medyo hectic ang schedule ninyo, ay nandiyan kayo't nakikinig, nagbibigay ng feedback. Alam nyo, ang sabi nga ng mga natutunan namin sa mga mentor namin sa radio, ang radio ay habit-forming medium. Pag yan ay nakagiliwan ninyong pakinggan, wari ba kayong hinahanap-hanap ninyo? Oy, sandali lang ha, bago ako mapalaot happy anniversary! Diyan po naman sa aming sister station. Sa aming palakpakan mo ang ating sister station na Home Radio. Ang boses ni station manager Braggy Braganza ang yung naririnig dyan at sila'y nagdiriwa ngayon ng anibersaryo. At salamat at despite of the busy schedule ng aming general manager na si GM Randy Cabangon ay dumating. Ang aming boss D. Edgar Cabangon, ang aming chairman, ay napaka-busy ho noon. Siguro sinabihin yung kanyang brother, pre, ikaw na muna brother. At hindi ako makapunta doon dyan sa anibersaryo ng home radio. At simpleng-simple lang kami, teacher taking, pero daming pagkain. Nakakain ka ba, Jeric Moreto? Ay, kaya lang medyo konting limit lang sa pagkain. Si Cielo, yung ating engineer na babae, parang naparami kain. Buti na kauwi na si Cielo. Ha? At ganda nung kanilang banner, no? At matutuwa si Boss Edgar dito pag nakita niya yung ating mga batang-batang mga new breed of kasama natin dyan sa Home Radio 979. At yan po na may bahagi na kanilang anibersaryo sa ilalim ng IBSI. Alright, so mga kaibigan, 6:34, tuloy-tuloy na mga pagsaat balita ngayon po namang hapon. Mayroong tinetext sa akin si Ate Guday. Kaya mo na sila. Basta kasi yung aking panganay napipinto na finally mag-taling puso. Bibigyan ko ng blessing at sa darating na katapusan ng kasalukuyang buwan. Ay, ganun talaga panahon. Ano? Parang kailan lang inihili mo, inaalag-alagaan mo, tapos uulin lang ng iba sa'yo. Pero maganda naman yan, may sukli. Ayun. Meron namang sukli, yung tubo. Marirealize mo yan, Jerry, pagdating ng panahon. Alright, alas 6:35 na ng gabi. Dako tayo dito sa inyong mga kasagutan sa ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Sandali, bago ko nga pala, may nakita ako ditong notes, baka mapagalitan ako. Hindi, mapagalitan, hindi naman sila nagagalit. Kundi, sabi, nangako kang tatalakay. Nandiyan pa si Sir Cholo Babiera, yung aming vice president. Medyo, kasi may mga nagsusumbong daw kay Sir Cholo. Sabi ni Sir Cholo, may mga nagpaabot sa akin ng concern.
Saan yun? Pakitignan nyo nga yung nagiging problema dyan sa LRA. Naku, matagal na po yan, Sir Cholo, na problema. Yung Land Registration Authority, particular dyan, yung Register of Deeds. Naku, maniwala kayo nila, may mga lupa nga na napapatituluhan eh. Hindi nila alam kanila. Yung may-ari na totoong lupa, magugulat na lang. May double title na yung kanyang lupa. Di ba yun yung nilapit sa amin ni partner David Oro nung nandito pa si David, hindi pa ako inaabandon na. Yung problema sa Maribeles na sinundan ng marami na mga complain. Talaga namang ganun ho ang nangyayari. At ang problema sa Register of Deeds, nagkakaroon ng mga double titling. E pagkatapos, meron hong nilalakad dyan yung sa naming kaibigan. Hindi kaibigan ni Sir Cholo, kaibigan ng sa naming kasama. Kaibigan yata ni Mr. Ramos. Ang sabi ho, may complaint ng red tape. Katagal-tagal na ng papeles doon, lahat na yata ng requirements, ginawa na. Kung bakit, ano nangyayari dyan sa Register of Deeds, naman-naman? Anong ibig nyo sabihin? Di ba ba kayo nagsasawa, kapupuna sa inyo? Siguro naman ay cheer up. At kung may gusto nyo magbigay ng kapaliwanagan kung paano ba ang nature ng inyong trabaho, abay pwede tayo pumunta dito sa program namin. Balita na, servisyo pa. Magkahuntahan ho tayo dyan sa Register of Deeds. Bigyan namin kayo ng, airtime. At ipaliwanag ninyo kung paano ho nagtatrabaho itong LRA. Particular yung Register of Deeds kasi marami mga kababayan natin in these modern times parang naguguluhan nyo sila dahil ang dami na hong mga land grabbing cases nang nangyayari din ngayon. Di ba? Yung idinulog dyan kay Louis Angeles dyan sa Bulacan, ganun din ang problema. At kahit sa pangpanig yata ng bayan, may mga nagugulat na lang sila at nangaangkin o kanilang lupang kinatitirikan. So, one of these coming weeks, siguro, days next week, ay sisikapin natin makipag-ugnayan dyan sa Land Registration Authority, as I promised kay Sir Cholo Babiera at kay Sir Benji Ramos. Alas 6:38 na ho, mga kaibigan, ang ating oras. Ito na yung ating poll questions. Pabor ba kayo na ibaba na sa mas maluwag na alert level ang NCR? Ang sabi ho ni Lorna Reyes Castro, paano didadami? Sipon lang, positive na. Dapat lang talaga imbestigahan yung swab test na yan. Tama ba? Tama si Pangulong Duterte. Imbestigahan yan, pati mga ospital. Oh, yun. Sabi ni Aling Lorna Castro. Si Mark Ordinario, dapat gawin ng DOH lahat ng may ayaw sumunod sa protocols at mag-mask, vaccine, bigyan ng trabaho. Bigyan sila ng training na certified nursing assistant. What do you mean by that, Mark? I don't understand what you want. Si Lady Limon, baka mamaya, iba na naman ang pahayag ha? Ang dami nang napaparani ngayon. Isa na ako. sabi ni Lugno Agno, siguro kasi mag-i-election na, kailangan magluwag kasi hindi makapangangampanya mga kandidatong politiko. Uy, may tama ka, Luno! Ha? Heroin Chino, ibaba na. Papasko na eh. Makagala naman kami. O, yun na naman kayo, ha? O. Bagay, ngayon, pati pagmumuling, yung mga bata ngayon, siguro mga edad 3 taon, hindi na nila alam yung mall, eh, no? Kasi 2 taon yung pandemic, eh. Siyempre, wala pa silang isip ng mga 1 taon sila. Yung mga hanggang 4 years old, hindi na nila alam yung kung ano yung nangyayari sa mall. Ay, ngayon mga batang medyo edad, kasi edad namin ni Jeric, medyo miss namin yung mauling. Sabi ni Kat Hermo, tapos bukas tataas na naman kasi mamanipuluhin na naman ang numero ng COVID. Oh, yan na. Si Noni Yan, level 3, level 4, parang video game lang ah. Survival ba laban? Sino ba tunay na kalaban? Oh, yung virus. Sino ba virus? Nandun, marami, nakabarong. Sophia Angeles, pustahan, bukas makalawa, tataas na naman ang kaso ng COVID. Ano, sino pupusta? Wala na akong pamusta, gusto ko man pamusta. Sagad na, si Pelin Turan. Ano ba naman pangalan to? Pelin Turan. Kayo ha, magbibigay ganito itong pangalan sa susunod. Pag ganito mga pangalan ninyo,
Ayoko na. Marami na po ang bakunado, pwede nang duwagan. Marami na sumusunod, kaya tulungan na lang tayo. O may buti na lang, may punto yung iyong reaksyon. So yan ang mga sagot sa ating poll questions. At silipin natin yung ating telepono ba? Matatapos na ako kahit pa paano, tahimik ating telepono. Ang ganda, pagtatrabaho tayo ng matino. Uy, magandang hapon po kay dating Yusek Manuel Lito Luna. Yan, nakikinig din sa atin. At saka si Professor Edgardo Tirona. Edgardo K.T. Tirona, ito daw ay kaibigan ni Ka Conrad Banal. Nagka-chat kami. Siya yung kapatid ni Bishop Tirona ng Malolos. Oo. Sabi ko parang pamilyar po kayo sa aking pandinig yung inyong apelido. Taga Bulacan ka niya, kilala mo yung arsobispo ng Malolos. Ah, kapatid ko yun. Sa kakaibigan ako ni Conrad Banal. Hindi ko alam kung naalala niyo pa ako. pero mas kaibigan siya ni Boss Edgard. Si Boss, ang daing kaibigan ano. Ah, kaya pag ikaw iluloko-luko, delikado ka kay Boss. Mabuti na lang ang Boss namin, hindi nakikinig sa sabi-sabi. Naniniwala siya sa kasabihan, ang nakikinig sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Uy, kasabihan nyo na. Oh, di ganun si Boss. Kung maraming mga kismosa, kismosa, he himself ang mag-iimbestiga. sabi ni, si Ate Nining, sabi niya, parang, wag ganun, magagalit yun. Sabi niya, yung surname daw ng isang parang palikuran. Anyway, alam niyo palikuran. Mga bata ngayon, hindi na ibig alam sabihin nung palikuran. Anyway, nasa huling bahagi na ho tayo ng ating huntahan. At ang isusunod namin ni Jeric Barreto, hinahanap ko lamang yung ating mga inilatag na trabaho dito. Sa ko ba na ipatong dito maya-maya, Jeric? Ayun, nakita ko na ang ating trabaho opportunities. Narito na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Serbisyong Trabaho. Dito lang sa Balita na Serbisyo. Alam mo, pag nag-a-announce ako ng ganito, naalala ko during my late years sa kolehiyo, pag-graduate ka na kasi ng college, nag-ano ka na ng mga prospect na employer no? Siyempre, broadcast ako. Nakikinig ako sa radyo. Ang napakinggan ko nung araw na may ganitong programa, si Sir Eli Aligora. may trabaho siyang may yung kanyang program, bandang huli, nagbibigay din ng trabaho. Tapos sabi ko, mag-a-apply ako dun. mabuti naman, nagtiwala sa akin. Eto, doon sa mga bagong graduate, ha? Yung Acray Industry Incorporated. Nandiyan yan sa mga taga-Batangas, pakinggan nyo. At baka kayo makachamba ng trabaho din First Philippine Industrial Park sa Santa Anastasia, Santo Tomas, Batangas. Hiring po sila ng production operator. Ang qualification requirements, high school graduate or senior high school graduate. Kahit may wala pang karanasan o may karanasan na, basta mayroong technical at communication skill. At pwede magtrabaho kahit walang nakatingin. Ibig sabihin nun, can work with minimal supervision. Hindi na kinakailangan may nakatingin. Kasi mayroong mga empleyado nagtatrabaho, ang sisipag pag alam nilang nandun yung visor nila, no? At yun, ang kailangan nila ay production operator. Kailangan din nila ng quality control inspector. Yan, qualification, preferably graduate ng vocational course at least 2 years with at least 6 months of related experience in manufacturing setup, specializing quality control, incoming and outgoing inspection. Mayroong maayos na leadership and technical skill. Perform inspection, checks, tests, and sampling procedures of incoming materials, parts, and component use in a manufacturer. Yung mga interesanteng aplikante dyan sa Santo Tomas, Batangas, mag-sumite kayo ng inyong resume dito sa email address na bibigay ko. Maliliit na letra lang sulat nyo, ha? Panlucky, PANLAQUI, panlucky.sb@arcray.co.jp. Ayan. O kaya ay mahirap yun. Haba nun. Dito na lang. Sa altes.dt@acray.co.jp. Sandali, pakinggan natin at may pahabol na report si July Punok. Metro Patrol Report.
Go ahead, July. Yes, Edwin, halos inabot na kami rito ng dalawang oras kung lugar ng Pating Marilao na kung saan ay napakabigat ang daloy ng traffic. Dito sa kaliwat kanan, no? Patungong San Jose at sa patungong Maynila naman, galing San Jose, na halos hindi nang umusad, usad pa doon. Hindi malaman nakadahilan na dahil napakasikid ng talsatan nito at pag binapaypay namin pa dahil maraming truck na pumapasok na siyang nagbibigay ng sikip ng dali ng trip, lalo ng mga containerized van at iba pang mga truck na may laman na buhangin. So yun, talagang patuloy pa rin. Talagang kanina pa kami init na init na. Talagang halos pa, yun ang bumalaw. Dahil wala pa ako nakikita dito mga traffic management enforcer sa nasa aming lugar. So ito ay talagang matagal lang inireklamo sa lugar ng Marilao. At pagdating pa sa San Jose, yun, napakadikit din ang traffic. So yan lang ang situation sa patas. So medyo patrol na ito ng pagunas. Ang pinagtaw doon lakas. Thank you. Ikat to. At kung kayo naiinip sa traffic, may cellphone naman. And a lobot. Tapos hindi kausapin yung kasama yung ay tulog. Bumamada lang kayo. Lakad-lakad na ako. Malapit-lapit. Ano? Yun ang hirap na those were the days pag talagang yung old normal, di ba ganyan? Mukhang bumabalik na ngayon. Pag marami na akong namamasada at nagtatrabaho, medyo hirap talagang tumakbo ang ating mga sasakyan. Matraffic na talaga. Pag matraffic, meron naman kayong dapat ikatuwa. Bakit? Ibig sabihin, gumagalaw na yung ekonomiya. Tumatakbo na sasakyan, may mga pasahero na nagtatrabaho, yun daw ang sinasabing epekto din naman ng pag-ayos, pagganda ng ekonomiya. Pero sana mabalanse, no? Uy, merong litrato yung kaibigan ko, partner ko, na si dating partner ko sa paglilimbag balita at naging producer ito ng TV Patrol way back then, si paring Engelbert Apostol. Tatakbo kayong mayor ito. Engelbert! Nakabarong eh. Tapos nagpakuha dun sa seal ng Quezon City Government. Nandiyan siya sa nagtatrabaho ngayon sa Office of the Mayor dyan sa QC Quezon City Hall. Ayan. Thank you, paring Engel, ha. Pogi yung dating mo. Eh, yun, nabawasan na yung ano, parang nanganak na. Nabawasan na yung laki ng tiyan. Okay na, paring Engel. Guwapong-guwapo si Engelbert Apostol. Alright. At si Tata Rod Eason ay bumibiyahe na ngayon, paluwas. Saan sila nagpupunta? Pag gabi pa lang lumuluwas na sila, no? Si Rod Eason. At bukas, ang tabayan ninyo, marami ho silang ibabahagi sa inyo sa kanilang palatuntunan. Maganda yung program ni Rod Eason na ugnay sa pag-asasakahan, pangkabuhayan. Anong title ng program nila? Sa Kabukiran. Sa Kabukiran, walang papel. Ako uwi mamaya sa bukid. Paggabi, bibiyahe na kami ng aking kapatid, si Andoy. Uwi kami ng Bulacan ngayon. So mga alas, baka nakikinig ate ka namin. Ate, tarang nyo kami ulam, ha? Mga banda, medyo siguranggin na kami. Anyway, sa ilang pa mga paksa ng mga ulat at impormasyon, may mga pumahabol pa ng mga trabaho opportunities, pero nabanggit na natin yung iba, no? At sandali, meron pang mga nagtetexto dito eh. At nagpapaabot ng kanilang pagbati. Uy, si Ate Princess, ating Princess Xavier Castro, isa sa aming mga nagpoprograma dito. Nakikinig din sa atin. Thank you, Ate Princess. Kahit mga kasama natin yan eh. Kasi bibihira din naman kami nakikita-kita, no? At si partner David, hindi nakikinig, naka-open telepono. Natin nakikita ko si Kalui. Ipinos naman niya yung kanyang pa-swab test. Sinusundot yung kanyang ilong na nakapikit. Bakit nga ba nakapikit ka pag habang sinusundot ang ilong mo? Sige, pupusta si Jeric Barreto. Pag sinundot ilong mo, huwag kang pipikit. Kaya mo. Anyway, basa pa tayo ng ilang mga paksa ng balita ngayong gabi. Issue ngayon! At mga mainit pa rin paksa ng balita. At for your information, hindi inaalarma ang Malacanang sa pagbaba ng pinakahuling satisfaction rating ng Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kung tutusin, hindi naman daw maituturing na alarming ang rating na nakuha ng Pangulo dahil very good pa rin ang pinakahuling satisfaction rating nito. Dagdag ni Roque, wala rin namang Pangulo ng Bansa ang hindi bababa ang trust at satisfaction rating, lalo na kapag ito'y papalit o papalitan, bababa na sa pwesto. At kung bumaba man ano yung satisfaction rating ng Pangulo, eh hindi naman ito mabilisan ng pagbaba. At batay kasi sa SWS survey, nakakuha si Pangulong Rodrigo Duterte ng 65 satisfaction rating, 65% noong May at 62% nito lamang June. Kumpara sa 79 noong November of 2020 na kanyang pinakamataas na net satisfaction rating sa kabila ng COVID-19 pandemic. Pero may mga nakakaponsin, bumabaman daw ang rating ng Pangulong Duterte, sumisirit pataas yung rating naman ng isa pang Duterte. Sino ba pinatutungkulan nila doon? Si Inday Sara? Pwede pa naman nating mga mabanggit yung mga yan sapagkat sila yung mga politika, sabi nga natin presidential wannabe. Wala pa naman silang dinideklara, hindi pa naman sila nagsusumite ng mga anilang tawag nito. Certificate of Candidacy. Hindi ko nga malaman kung magkakatuluyan talaga yung mga nilulutong tandem-tandem ngayon, ano, di ba? Yung mga, yan ang kwentuhan kahit saan . Papunta ka doon sa Biloto doon, pag nagkukwentuhan yung mga magagaling na nagtitinda doon. Oh, anong latest sa politika? Ay, sabi niya, Duterte kami. ay, ganito, may bago pang kami, si Lacson kami, Lacson Tito Soto, ganun. May mga tandem-tandem na ngayon. Ay, Sara kami at Sherwin Kachirian, mga ganun. Eh, may kanya-kanya ho silang tawag nito, minamanok. Pero at the end of the election, lalabas naman ho dyan kung sino ho talaga ang, sabi nga natin, papalarin na magwawagi. Kasabihan nga, ang sino man daw hong nagwawagi sa election, Vox Populi Vox Dei. Totoo yun. Yung mga nananalo, hindi ho yan blessing in disguise. Ibinigay sa inyo yung trabaho tungkulin, meron kayong gagampanan at pananagutan. Kundi man sa mga botante, sa Diyos na may kapangyarihan sapagkat siya nakakaalam yan. Siya nagbigay. Dahil pag hindi niya ginusto, kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo. Sige kayo, meron pang bababang anak ng Diyos. Tatakbo na rin daw yun. Tingnan natin, ano? Anyway, sa ilang pa hong mga karagdagang pagsapan ng mga balita, pahabol ng mga komento at reactions, na ating mga kasama pag Friday, talagang nagiging light na ho yung ating mga talakayin ngayon po ng mga hapon. Ay, maraming salamat nga pala kay Profesora Clarita Carlos, ano? At kahit pa paano, natutuwa ako sa kanyang mga post ngayon, nakakukuha na lang niya mag-joke. Sabi niya, pag di ka pa nag-joke ngayon sa mga nangyayari, lalo kang tatanda. Di ba pinagsabihan pa nga ako? Oye, Edwin, matanda na ako ha. 80 na ako, matutulog na ako. yung post niya ngayon. Sabi niya, nakagamit na ba kayo ng paputok sa bagong taon na ang tawag ay whistle bomb? Ang tanda ko, meron ding firecracker na whistle lang pero walang putok after. Oo nga. Yung sisipo lang. Paano yan? Meron tayong ganyan . Yung sumisipo lang, pagkatapos ang putok ay parang ganito, yung ipiplay ni Jeric. Sabi nga ni Profesora Clarita Carlos dito sa kanyang post, ang tanda ko, meron ding firecracker na whistle lang, pero walang putok. Paano ba yung Jeric Barreto? O, hinahanap ni Jeric. Whistle bomb. Ayan. Loko-loko. Si Pito yun . Yung ala lumilipad na tapos yun. Gano'n na nangyari. Ako na lang nag-sound . Anyway, sabi ni Profesora Clarita Carlos, iniisip ko na ang akmang metaphor yan sa mga nagtatangkang maging pinuno ng bansa natin. Nako ha, paanong panahon hanggang May 9, 2022, puro whistle lang yan, walang bomb. Siyempre, paingay-ingay lang po, sabi niya nga doon sa ating interview. Samantala, ayon daw kay Mayor Isko Moreno, sakaling siya maging presidente, willing siyang bigyan ng cabinet post si Pangulong Duterte. Siyempre naman, matapos mong banat-banatan. Pero, alam niyo naman sa
politika talaga. No permanent friends, no permanent enemies. Parang dito rin niya sa industriya ng broadcast. Akala niyo magkakatunggal eh, pero pag nagkaharap-harap, eh magkakaibigan din ho naman, mga kaibigan. Ano? Alright? So, kinakailangan, medyo nagiging matalinong butante na ho tayo. Sabi naman ni paring Jimmy Mendoza, ito ay isa sa mga kilala ding reporter, nakatunin din sa atin. Kanino ka ba talaga? Kay Yorme, kay BBM, kay Lacson, or kay Pacquiao? Wala pa, wala. Maraming talagang pag-iisipan yung ating mga kababayan ngayon. Tapos, ito, lumalabas na ngayon yung mga presyuhan ng Parmali. Kaya nakakatuwa din pag gusto nyo magpaantok sa gabi. Mag-scan kayo ng ano tawag dito sa screen, yung front screen ng FB. Nandiyan ang lahat ng mga headliners at maiinit na mga balita. At yun, nakita ko yung aking hipag dito sa Facebook sa Ate Merly. Naka-dinate ng kanyang mga anak. Nakakatuwa yan na yung mga parents, pag mga byuda na mga nanay, na-dedate pa ng kanilang mga anak. Ano? And of course, si Ate Kelly. At kung tawag ko si Ate Kelly, nakakahiya naman. Ay asik na ho ito eh. ng Presidential Communications Operations Office. Doon sa kanyang alma mater ay binabati din doon sa gate ng eskwelahan nila. Sa ano itong eskwela na ito, laki natin. Silanganan Elementary School. Ayan, merong banner din si Ma'am Kelly Ramos. Ayan, bagong talagang Presidential Communications Operations Office ASEC. Ayan, thank you ma'am, ha? Alright mga kaibigan, dito muna natin pansamantalang puputulin at tatapusin ang ating kwentuhan for a week. Tapos na, thank God, at naka isang linggo na naman ho tayo. At syempre pa, ating pinasasalamatan ang ating mga nakasama po naman sa paglilingkuran bayan. At nandiyan po ang ating broadcast engineer, si Gerrick Barreto. Yung ating news producer, lalabas lang si Ate Juliet Estrada Larino at si Jenny Valencia Burgos. Ang aming social media writer, producer, si Angelo Baino. At ang aming communication assistant na siyang sumasagot sa inyo at gumagawa ng ilang mga pakikipag-ugnayan sa mga ating makakausap, si Micah Sariaca. Ako po naman si Edwin Eusebio. Maraming salamat mga kaibigan for a week. And thank God tayo ho naman ay patuloy na hindi nagkakasakit. At yung ating dedikasyon sa ating po namang profesyon ay lagi pong nag-aalab. Yun naman yun eh. Alright, maraming salamat ha. Susunod na ang 25th KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Program Magazine Host. Yan ay si Miss Maru Pahati Sarne sa kanyang programang Radio Clinica. Balita na servisyo pa.